friends, welcome back to my mini vlog. So for today's video nga po, ayan, paglabas namin ng kwarto, si Miko ay nanood ng Teacher Rachel. Mga ilang oras din niya pong panonoodin yan, ano? Tapos, kung ayaw na niya manood kay Teacher Rachel, ay magkakalat naman siya ng bahay. Oo, talaga lahat kinakalat niya na dito sa bahay namin. Pati nga itong electric pan namin ay binaksak na rin niya, pero buhay pa rin naman. Minsan, ang hirap naman talaga mag-isip kung ano ang lulutuin mo, no, sa magahan, tanghalian, at hapunan. So, ito nga ako ay nagre-ready na para sa aming hapunan. So, ang naisip ko lamang na iluluto ngayon ay pritong tilapia at magluluto din ako ng noodles. So, syempre, para magmukhang healthy to, lalagay tayo ng malunggay at saka ng itlog. Minsan kasi kapag ka nagluluto ako ng pito, gusto ko meron din yung merong sabaw. Para naman, alam mo yun, may partner-partner sila. Siyempre, habang nagluluto tayo, ang mga mata natin ay hindi naman mapakali. Dapat binabantayin pa rin natin si baby. Kasi nga, si Miko, hindi ko na siya mailagay dito sa kuna dahil ayaw niya. Nagwawala siya lagi. After 2 weeks, kapag binababa ko siya sa umaga dito sa kuna, ay ayaw na nga niya. Parang ang aga-aga, naglulupasay agad. Kaya minsan, kapag ganun na siya, ay nako, impagod ko umaga pa lang. Parang panghapon na, ganun. Shoutout pala sa kapitbahay namin. Grabe, ang lagu-lagu lagi ng kanilang malunggay. Kaya ayan, nakakahingi tayo lagi. Ayan, binaligtad ko na nga itong tilapia at malapit na rin siya dyan magluto. Ayan, tapos sinignan ko na rin si Miko kung anong ginagawa niya at nagpalagay kasi siya sa kuna. Kapag nariyan siya, hindi na siya tumatagal ng 1 oras dyan. Siguro mga 1 minute. So, luto na nga rin aming tilapia at ngayon ay ihahanda ko na rin yung aming pang noodles. Napakadali lang din naman kasi magluto ng noodles at kahit saan pwede mo rin naman siyang maipartner. So, habang nagluluto ako nitong noodles ay hinanda ko na rin yung pagpaligo dyan ni Miko kasi nga bago kami kumain gusto ko nakaligo na siya or nakapag-shower na rin ako or ganun din si Eric, ano? Para pagtapos namin kumain, nakapag-ligpit na kami ng aming kinainan, nakapag-hugas na, eh mas matagal yung siesta time namin. Pero sa totoo lang, simula nung dumating si Miko sa buhay namin, grabe, minsan alas 8, alas 9 pa lang nakahiga na kami. Isa yan sa mga bagay na na-adjust sa buhay namin, ano, yung matulog kami ng maaga or humiga na kami ng maaga. Para si Miko nga naman, eh makatulog na rin ng maaga. Kaya na nga, tapos na po ako magluto at nakahain na rin kami sa aming lamesa. Tara po, kain po tayo. So yun lamang po muna ang aking video for today. Ingat po lagi. Bye-bye!